guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay gusto ninyo na ang inyong minamahal ay mamahalin kayo ng labis-labis at higit pa sa kanyang buhay? Dahil ito ay isa sa mga pinakamagandang ritual para lalo kayong mahalin ang inyong minamahal. Marami akong bossing na nagre-request po dito, lalo-lalo na gusto po nila eh mahalin sila lalo na kanilang minamahal. Ang video ito ay para po sa inyo. A little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. 'Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung yan po ang nais po ninyo, ay pagbibigyan ko po kayo dahil meron akong bossing na manonood na ang gusto po niyang mangyari ay sobra daw siyang mamahalin, yung tipong mababaliw daw po sa kanya, ang kanyang minamahal. Ayan, ngayon, syempre halos lahat naman tayo ay gusto natin na mahalin tayo, pero gusto niyo ba ang labis? Mahirap naman ang labis-labis. Pero kung yan talaga ang nais ninyo, ay pagbibigyan ko kayo, ano po ang mga kailangan natin? Kailangan po natin ng mansanas. Ngayon, kailangan po natin ng silver na kaldero. At kailangan natin ng stick na nagmula sa bakuran nyo. Pero hindi walis tingting ha. Kasi po ito yung pangahalo natin. Kadiri po yan kapag walis tingting ang inyo pong ipinanglagay dyan. Ngayon po, ganito. Halimbawa, meron kayong kawayam. Pumutol po kayo nun. O halimbawa, meron kayong money tree na sanga. Pumutol po kayo noon at alisin nyo ang dahon at ito'y hugasan nyong mabuti at ito ang ating ipangahalo sa ating ritual. Kasi dapat po nasa bakuran po natin yan, yung punong yan, kasi yung pinagkuhanan po natin ng sanga para itong taong ito ay uuwi sa inyo at hindi kayo makakalimutan kahit saan siya magpunta. Lagi niya kayong maaalala. Ngayon, kailangan po natin ay chap-chapin natin ng maliliit ang apple. Pagkatapos po niyan ay kumuha kayo ng kaldero na silver, lagyan ito ng tubig, kalahating tubig po ito. At ngayon ay hayaan nyo po na mahinang-mahinang apoy. Ang mga gumagawa ng mga ganyang ritual pagdating po sa mga niluluto, dapat po yan ay mahina lamang po ang apoy. Kasi yan po ay unti-unti. Hindi po natin bibiglain kasi mas okay po yung unti-unti na hanggang siya ay kumulo. May mga ibig sabihin din po yan. At pag po ito ay medyo nakita nyo yung gilid ng ating kaldero ay meron ng maliliit na bubbles, ilagay po natin itong lahat si apple. Buong apple po inyong ilalagay, ha? Chap-chapin nyo po siya. At pagkatapos po nyan ay mainam na meron po kayong orange peel na tinuyo. Kaya magtutuyo po muna kayo bago gawin nyo ang ritual na ito. Magtutuyo muna kayo ng orange peel. At pagkatapos po nyan, kapag nakapagtuyo na kayo ng orange peel, ay ilalagay nyo ito dito po sa ating pong pinakukuluan. Hayaan nyo po siya. Kasi iba po ang ritual, lalo-lalo na pag tinuyo po yung orange peel. Hindi po yung sariwa pa yung balat ng orange ay ate po ilalagay. Mas mainam po, lalo na sa mga ritual, kailangan tinutuyo po muna ang orange peel. At kapag tuyo na po yan, hayaan nyo po siyang kumulo ng kumulo. Pero hindi kailangan madry yung tubig, ha. Babantayan nyo po ito at hindi kayo aalis. At pagkatapos po niyan, lagyan natin to ng konting asin. Konti lamang. At pagkatapos po nito ay hahaluan natin to ng pulang asukal. At pagkatapos po niyan ay mainam na meron din po itong lemongrass. Kasi alam nyo po ba, ang lemongrass ay napakaraming benepisyo sa ating katawan. Hindi lamang po yan sa ating kalusugan, pati po lalo-lalo na sa mga ritual. Kasi yan po, lemongrass ay makakatulong po yan para mataboy ang negatibo at nangiinganyo ng positibo. Ganon din po, nakakatulong siya sa ating love spell. Ngayon, halo po natin siya dyan. At pagkatapos po niyan, ay ati pong sasalain yung ati pong ritual. At yung tubig lamang ang ating kailangan. At pagkatapos po nito, yung ating tubig na ito, kumuha kayo ng buhok po ninyo, lagay nyo po dyan, maghinuluko po kayo, magkukupo kayo, ha, kuko. Tapos ngayon, ihuhulog nyo rin po dyan at mas mainam ay duduraan nyo din itong ating ritual na ito. At pagkatapos po nito, ay hayaan nyo siyang babari natin sa loob ng 24 oras. At ito ay pwede na natin gawin at ihalo sa pagkain po niya. Halimbawa, magtitimpla kayo ng kape sa kanya.
lagyan nyo po ito. At habang ito ay konting-konti lang, hindi naman talagang totaling madaming-madami ibubuhos nyo, hindi po, konti lamang po ay okay na po yan. Basta mainam, araw-araw nyo itong gagawin. Yan po ay napakabisa, lalo-lalo na kapag nakakain na ng tao, ang mga... Yung mga ganyan dati nga na mga gusto nyo po ay mahaling kayo, mas mainam po kapag ka nakain na, na-take na ng tao kasi yan po ay humahalo na sa kanyang dugo. At kumbaga wala na siyang kawala. Kaya pag ito po ay tumalab na, kahit malaman po ng tao na ginayuman nyo siya, ay hindi na po ito, wala nang magagawa yon. Kumbaga talab na at hindi na po yan mabibreak pa ang spell na yan. Ano po ang mga dapat pa natin gawin kung paano naman kung long distance relationship ang inyo pong problema at tipong hindi nyo siya mapapakain kasi yung tipo ba na napakalayo po niya. Ngayon po, ganito po inyong gagawin. Kumuha po kayo ng larawan ng tao. At pagkatapos nito, ay kumuha po kayo ng balat lamang. Magbalat kayo ng mansanas at yung mismo mansanas ay inyong kainin na. Yung balat lamang na pula ang ating kailangan dito. At pagkatapos po niyan, kumuha kayo ng honey. At pagkatapos po niyan, ay kumuha po kayo ng isang, pwede po kung meron kayong sandalwoods, or kung wala kayong sandalwoods, ay basta humanap kayo ng isang sanga na nagmula sa inyong bakuran. At ituturing nyo ang punong ito ay siya. Kumbaga, siya po ay magiging sunod-sunuran sa inyo at mamahalin kayo ng labis-labis na higit pa sa inyong naisin. Ngayon po, ay sasabihin niyo po dito sa kahoy na ito na ikaw ay si ano, sabihin niyo po ng tatlong beses, ituturing niyo kasi ng kahoy na yon ay siya. Sasabihin niyo po dito ng tatlong beses ang tunay niyang pangalan at ipilido doon sa kahoy. At pagkatapos, sasabihin niyo po dito, ako ay mamahalin mo ng labis-labis na higit pa sa buhay mo. Wala kang ibang mamahalin at kundi ako lamang. Wala kang ibang, walang magiging maganda sa iyo kundi ako lamang. At lahat ng aking mga naisin at lahat ng aking mga iuuto sa inyo, sa iyo ay susundin mo. At ikaw ay uuwi dito at mamahalin mo ko ng labis-labis. At bahala na kayo kung ano pa ang gusto nyong hilingin sa kanya na ayon sa nararamdaman po ninyo. Kailangan po with feelings ang pagganap dahil sa mga ganito ritual kung kayo po ay basta-basta lamang na humihiling na wala sa inyong kalooban. Kailangan po kasi yung nasa puso po ninyo kung ano yung nais ninyong maganap, kahit yung mga tipo ba imposible, yun po ang inyo pong hihilingin. Yan po yung mga hinihiling sa mga ganyan, yung tipong grabe-grabe. Dahil yan ay unang-una, kahilingan lang naman po yan. Pangalawa, dapat hindi nyo po ito gagamitan ng sana. Kasi once na ito po ay ginagamitan ng sana, possible po yan ay 50-50 matupad or totaling hindi talaga siya matutupad. Kaya mas mainam, walang sana po siya. At pagkatapos po niyan, ay kapag po na sabi niyo na lahat doon sa kahoy na ito, ito po ay kumuha kayo ng pin. At pagkatapos, kumuha po kayo ng... Ang maganda po dito ay... sasabihin ko po sana ay plywood. Kaya kung long distance at imposible kayong magkaroon ng plywood, ipapako po sana natin siya doon. At ilalagay ito sa ilalim ng inyong kama. Pero kung may kakayahan kayo na meron kayong plywood sa inyo, basta malinis, linisan nyo po muna bago nyo gamitin. Pagkatapos ay ilagay nyo po doon yung balat ng apple. Pagkatapos ganun din po ang honey. Tapos sabay lagay na ganyan sa larawan ng taong ito. At pagkatapos, ay doon po sa larawan, isusulat nyo po muna ng tatlong beses ang tunay niyang pangalan at ipilido. Pagkatapos, sabay, kunyara ito yung plywood, sabay dikit na ganyan, tapos pakuan nyo po siya. Kumbaga, siya po ay imposible na magkagusto pa sa iba at nakapako na yan sa'yo. At lahat ng mga naisin mo ay susundin niya. Yan po ay napaka-epektibo, lalo-lalo na kung iyan din ay long-distance relationship. Para po yung taong ito ay nakapako sa inyo at hindi na siya magnanais pang makipag-chat sa iba. Or kaya kung may makilala siya na iba na taga doon sa kanila, ay taga doon sa ibang bansa, kababayan niya, ay malabo na siya po ay magkagusto pa sa iba dahil kumbaga siya po ay nakapako na sa inyo. Yan po ay isa sa mga pinakamabisa at marami na rin akong nabigyan ng ganyang payo ng mga long distance relationship dahil sa ngayon ay meron silang problema. Kasi ang hirap kasi sa mga ganyan, sa una lang talaga magiging okay. Tapos in the end ay habang tumatagal, nandiyan na yung nagkakalipasan, yung tipo ba na nagkakaumayan, tapos may makilalang iba. Lalo-lalo na, yun nga pong ditong kapisan imagine ninyo, yung kapisan na lamang ay nakakapagloko pa. Ano pa yung malayo, di ba?
Birang-bira po yan, mabibilang nyo sa mga daliri kung sino yung talagang honest na never nagkaroon ng karelasyon sa malayo. Parang wala pa ata akong nakilalang ganun. At syempre, i-deny ng iba yun. Pero karamihan talaga sa mga ganyan ay talaga natutokso, lalo-lalo na kung katrabaho nila ito, lalo na kung ito ay malapit sa kanya or kaya kasama sa bahay, yung mga ganyan, sila-sila lagi magkasama. At ikaw ay malayo, ganun talaga. Kaya kumbaga, kung hindi mo gagawan siya ng ritual, ay 50-50 ang inyong katayuan. At kung talagang walang matinding kapit sa inyong dalawa, ay 50-50 talaga po ang mga ganyang ganapan. Kaya kung ako sa inyo, kung kayo po ay gagawa ng ganito ritual, minumukahi ko kayo na maniniwala po kayo, at kayo po ay aasa na kayo po ang lahat ng inyong naisin at lahat ng inyong sinabi dito, lahat ng mga wishes ninyo ay matutupad. Once na kayo ay may doubt, huwag nyo na po itong gawin kasi lahat ng mga gumagawa na ritual, sila ay naniniwala, kaya nga po nila ginagawa. Basta kailangan ay with feelings ang pagganap ng ritual na ganito. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!